Tiniyak ng opisyal ng National Irrigation Administration or NIA Region 1 na handa ang rehiyon, particular na ang Pangasinan para sa darating na El Niño ngayong taon. Sa pagtaya ng pag-asa, papasok ang El Niño sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto at magtatagal sa unang bahagi ng taong 2024. Ang El Niño ay isang napakatinding init ang panahon na nagdudulot ng hindi magandang epekto gaya ng matinding tagtuyot sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay NIA Region 1 Manager Engineer Gudencio de Vera, sinabi nitong may mga paraan o estratehiya na silang ginagawa para sa paganda sa nasabing pinomino. Sa mga pagkupulong na ginawa kasama ng stakeholders, isa sa mga estratehiyang gagawin ng ahensya ang pagmumonitor sa San Roque Dam na nagsusupply ng tubig sa ilang bahagi ng Pangasinan. Kabilang din sa ginawa nilang paraan ay ang pagtatanim ng maaga habang malakas pa ang tubig sa irigasyon. Kung makikita nyo, one strategy na ginawa namin, may mga area na maagang nagtanim. Santa Barbara area, may mga nagtanim na doon. No? Ang next cropping talaga namin is by June pa sana, June 15. Pero may mga area na nagpatanim na kami ng maaga kasi available pa yung tubig. No? Habang mayroong pagtubig, malakas pa, why not gamitin na lang na diretso yung irrigation. Pinakamahalaga rin anyang aksyon na information dissemination sa mga magsasaka upang maging handa rin ang mga ito sa mararanasang panahon ng tagtuyot. Dapat alam ng mga farmers natin na darating yung El Niño para alam na nila makapaghanda na rin sila. No? Hindi na nila ipipili yung magtanim ng mga rice kung talagang alanganin yung area nila. Para eventually, hindi naman malaki yung losses nila pag kasi magkakaroon ng drought o long dry spell, masisira yung tinanim nila kung hindi nila alam na may darating na yun. Maliban dito, inagsumite na rin si De Vera sa pangprograma ng paglalagay ng mga water pumps sa mga posibleng apektadong lugar dulot ng El Niño. Worst comes to worst, at least may pang remedy. So, yun din yung hinahanda ng NIA ngayon na identify na kung saan yung to be affected ng itong phenomenon. Wala tayong magagawa kasi phenomenon yan, no? Darating at darating. At least, ang importante, handa tayo. Samantala, kasulukuyang proyekto ngayon ng NIA Region 1 ang pagbimintena sa mga irrigation system sa buong Pangasinan na aabot sa 300 hanggang 400 billion ang pondo para rito. Patuloy din anya ang pagtatayo ng solar-powered irrigation pumps sa iba't ibang bayan ng Pangasinan na makakatulong din upang maibsan ang epekto ng El Niño. Pinakamalaking proyekto naman ang ginagawa ngayon sa Dumulok Dam na nagkakahalaga ng 1.6 billion na makukumpleto sa taong 2025 na matatagpuan sa bayan ng Bugalyon at inaasahang magdudulot ng irrigasyon sa 1,600 hektare ng sakahan. Susunod naman na gagawin proyekto ng NIA Region 1 ang irrigation project sa Aguilar, Bayangbang, mga Tarem na inaasahang magsisimula ang construction ngayong taon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.